mapapaitan. Ano na? Binabongan. Gusto ko sa pagkain yun, ah. Lahat ng tao, gutom. Very, very hungry. Okay yan. Good for the economy. We gotta work on our gag reflex, so kailangan ko kumuha ng tinapay. No stone unturned. Tinanong ko din pala kanina si Mami Elsa kung ano daw yung schedule nila for ito? Schedule nila for the holidays. So, buti nga sa kanila, parang pwede silang magpaliban ng 24 eh, no? Tsaka 31. Then again, pakonsuelo mo na nga lang sa mga tao. Tapos sabi na nga din daw niya na parang yung iba kasi sa mga tao doon, hindi daw sila magbubukas. Hayaan lang daw yung so, hindi, hayaan lang daw na walang kita. This Presley ng Pasko eh. We got the goods. Busin natin ito tapos balikan ko kayo mamaya. We have so much akats to do. Okay, hindi ko makalaman. Pagod, as usual. Pero interestingly enough, meron ako throughout the years, parang may mga tao kasi na nakikilala ko from Taft, of course. Pero ang iba sa kanila, not necessarily from Lasal. Ang dami ko sa kanila, nakilala ko through affiliations. May mga iba naman nakilala ko from the places I go. So, madalas kasi, yung mga kalaman ko nanonood, o kaya yung mga kaibigan ko na ngayon sa Facebook kasi at some point, bumili ako ng pagkain dun sa mga establishments nila. May iba naman, katulad nung ito yung pinaka-puntol nito. Isa dun sa mga PT na naabutan ko dati sa Fitness First, tapos nag-end time fitness. Kung hindi ako nagkakamali, si Boss Aaron yon. So, kung sakali ka man yun, brother, sorry, medyo nagmamadali kasi ako kanina. Pero it was so nice to converse din dahil kasi kilala ko sila by name. Kilala ko sila by face, pero hindi ko sila kilala by name. Minsan. Yung iba kasi dun, mga kilala ko talaga katulad ni Boss J, JR, tapos si... Sino pa ba? Si Boss Jel, yon. Basta yung mga mga taong galing fitness na umikot lang din ng iba't ibang mga gyms, mga fitness clubs. Basically, within the Philippines din, within Manila din. Kasi ang iba naman kasi sa kanila, kung hindi man sila lumipat ng ibang company or ibang gyms, ang iba sa kanila kasi nag-set up na sarili ng business, may mga iba naman. Nag-freelance somewhere, may mga iba naman na nag-compete ulit, bodybuilding. Pero kasi kailangan mo ng sponsor para alam mo yung tuloy-tuloy yung paglaban nyo. And may mga iba naman kasi na nag-ibang bansa para subukan yung luck nila doon. So, yun. Ganyan lang. That's the nature of life. Importante dito is naalala ko sila kung hindi man by name, nakikilala ko sila by face. Kaya minsan parang pag naipag-usap ko sana, pag hindi ko naalala kagad ang name, parang, kamusta? Ah, okay. Taga doon ka. Wala ka na doon. O kaya, okay. Kamusta naman trabaho doon? Mga ganang pleasantries. So, sa akin, kung matagal mo na hindi nakikita yung tao, tapos naging friendly sila sa'yo, especially if they know what I do, like competitive eating, so, na-appreciate ko yun. Yeah. Don't I look so clean and so fly? Okay. Best part, food trip. Taran sa baba. Okay, mga kalamon. So, usual suspects. Feel ko naman, siguro kailangan ko lang i-dial back yung tinapay na binibili ko, pero, so far, I feel light kahit na mag one rice lang naman ako. Yeah, per day. So, that's what? 242 grams of... Kilocalories of carbs. Ganun. Calories, yeah. Anyway, so... Maliban lang din dito, yung bilhin na natin mula sa mga tropa natin. So, numero uno. Sayote. Mukha nga siyang chop suey eh. Wala kay Mami Elsa. So, yun. Pinatid siya dyan. Tapos of course, malaki ko yung brother. Yung bagong init pa niya kanina na beef tapa. Mula di kay Mami Elsa. Yung mutika ng tumapon. I think tumapon. Na sinola. Yes. Dito ko lang siya lalagay sa baba. Yan. And, of course, siling labuyo. Yan. Medyo tumapon yung sabaw eh, kaya pasensya po. Okay? Anyways, excuses. Tara. Okay, mga kalamon. So,
pangapakailangan natin gawin, kundi unay naman natin ng food trip. Bubukas ako ng laptop. Pasensya po. Okay, so ano bang unayin natin dito? Unayin naman natin yung bacon. Lahin na muna natin itong gulay. Yes. Kaya kasi lalagay ko siya, isasapa ko siya sa kanin eh. So, gulay, manakin mamaya sa sayote, ginisang sayote at saka carrots. Get your veggies in, mga kalamon. Oh my god. Mmm! I don't know if you could see it, pero ito. Tapos ko. First taste of this stock soup. Para siyang ano? Para siyang sotanghon. Mmm, interesting. Ginawa nila ginisang sayote, pero ano to, may sotanghon. So, if you could check dito sa wrapper, lalapit ko lang. Mmm, naginiling. Cool. Mmm. Para nga siyang ano, no? Sotanghon na walang sotanghon. Yeah, dude. I'm actually excited to take a bite with rice. Mmm. Wow, this is good. But it would be better with sinabuya. Mmm. Panalo. Okay, mga kalamon. Second down train natin. Ito naman, beef tapa, malaki kuya brother. Nakikita ko nga sila eh, ano ito bukas. Gawin ko pala, pag lumapit ako sa kanila, sigaw ako Merry Christmas. Hindi ko nabidyo yung reaction nila eh. But it was funny. Mmm. Soft. Mmm. Sweet. Parang ako. And chile, pampainat. Dahil kasi parang yung malamig ang Pasko natin. But that is my choice. Mmm. Mmm, so good. Okay. So, naman natin ay ang... Unay naman natin yun ang tinola. So, tinola mula kay Mami Elsa. I think this is papaya. Yeah, it's green papaya. Which actually works, no? Compared sa ano? Compared sa sayote para sa tinola. Comment down below nga kung ano yung mas type niyo sa dalawa. How personally talaga green papaya is good. Yung garden chicken pala, sorry. Ang laki. Yung mga gusto natin chick eh. Ang malalaki. Ano daw? Ito yung nabuya. Every bite dapat may sinusundan na sili. And last but not the least. Chicken, last time when you stop, power. Mang Tomas pambansang siga sauce. Tagal na ako nagpaparinig sa Mang Tomas. Baka naman. Baka naman po. Papatunga ulit ako ng ano? Ng brand deal letter sa kanila. Ba't lang tayo ng pitch? Wala naman mawawala eh. Sa kali man, di ba? Let's forge working relationships. Buti pa yun. Nag-work. Okay, I gotta stop. So, busi ko na muna ito. Balikan ko kayo mamaya. Before we end the vlog. Okay mga kalamon, so it's already 12 midnight. Wala akong nagawa. Just rested. Tapos, yung pala, just to get a head start dun sa ano, sample interview questions sa kailangan ko ipasa, siguro, I'm going to borrow a couple of questions mula po dun sa, ano namin, sa sales class. Yeah? So, may mga parts kasi dun I believe is applicable. May mga iba kasi dun na may grasp ako eh. Dahil kasi I came from that department din. So, kung tama pa rin yung ano, organizational structure nila, so, yun, sige. Kahit, anto, kung hindi man dun sa pinaka-head nila, kahit dun sa, ano, kilala ko na officer, siguro doon lang siya i-refer. So, kung
magandang ano, magandang maging outcome nito, I would have two potential anto, two potential fields na ifo-focus on ko. So that would be more of finance, marketing, yeah. Pero more of sales, yeah. Sales dun sa old department ko. So yun. I think it's plausible. I'm not sure lang kung pag nagawa ko ba yung strategy or pag nagawa ko yung paper is maging successful ba yung execution. So then again, that's about strategies eh. You have to formulate lang, tapos it really depends if it'll work. Yeah. So importante, well thought parati yung mga binabato natin strategies. So yun lang naman. Okay, tapos ko naman na yung vlog today dito. Tapos I'm going to catch you tomorrow upon start of the next vlog. So if you guys want to see more, yes, please do not forget to like this video, share it to your friends, please subscribe to the channel for more. We are still on the road to 2K, so akala mo, support your boy out, diba? I'm going to catch you on the next vlog. Do me a favor, seek fulfillment in what you do. I'll catch you next time. Good night.